Ang topic natin ngayon is ano ang pinagkaiba ng Jipon OLT. Ito yan, Jipon. Jipon OLT sa Ipon OLT. Ano nga ba ang pinagkaiba? Hello! Welcome back na naman sa ating panibagong vlog, panibagong video. Sorry no sa lahat na matagal tayo nakapag-vlog, almost 7 days or a week. Kasi nga, meron tayong nabibisihan. So, meron bumili sa atin ng OLT, Porpon. Magtataka kayo, pero hindi ito. I-separate ko muna to. Ilagay ko muna lang dito kasi ito yung topic natin ngayon. Okay, so magtataka kayo, Porpon, Bisol OLT, pero maliit. Tingnan nyo, maliit. Ganyan siya kaliit. Ang typical na Bisol OLT is pizza box malaki. Salamat kay Sir sa... Hindi ko lang i-mention yung lugar niya, yung location niya. At maraming salamat kay Christian din siya. Somewhere in Mindanao. So, nakaabot tayo sa Mindanao. Mindanao is siguro mga pang... anim na to, pang pito natin na area, na hindi area yung nagkumuha sa atin ng package kasi hindi naman tayo pwedeng maka-area doon at magsusupply lang tayo. So ngayon, this is Ipon, Bisol, Porpon, 4 Pon Bisol OLT. So i-unbox natin, nasaan na ba yung cutter ko? Yung mahiwaga kong cutter. So unbox natin, huwag tayong magtagal. So ipapakita ko lang ito. Siguro mag-reading din tayo na pwede sa kanyang mga phone. Magkano yung makukuha. Kasi iba to. Iba. Para sa mga gusto ng budget meal. Gustong plug and play pagkadating sa kanila. Sa area nila. Ito ang swak sa inyo. So paano ba? Shout out muna siguro natin yung ating mga malulupit na mga taga-subaybay ng Happy Ann TV. So siguro... Una nating i-shout out is si dito tayo, magkuha tayo sa comments. Si Juna Liga 1993. Ganyan din setup ko last year, sir. Hindi ko lang na-video. Second, shout out kay Elmer Villania for its 76. Okay, pastor, thank you. At pangatlo, shout out kay Tawid Daot 2482 para yon sa kamayong tao, sir. God bless. God bless din sa inyo, sir. Pang-apat, si RRR Electronics TV. Sir, pwede ang ganitong puro 1x8 splitter paingon sa 50-50? Yes po, sir, pwede. At may isa pa siyang comment, klaro kayo imong tutorial, sir. Salamat sa kaalam. Salamat din, sir, sa inyong pagsubaybay. At pang-lima, last not but the least, but not the least, Bim Rinier Pinserga. Patudlo ko sunod, boss. Yes, pwede kayo. At balikan natin, special mention kay Rare Electronics TV, bagong kaibigan from Lapinig, Kapatagan, Lanao del Norte. Salamat sa kalaman, sir. At kay JV Mamangkas 6206, sir, sana po mapansin yung comment ko. May Bisol 1.0 po ako. Ang problema ko po is IoT yung modem ko. Natagos po yung internet ng PPPoE sa wireless ng IoT, pero dun sa LAN niya
niya po is wala pong net. Sana po magawa niyo na po ng tutorial paano i-config ang GPono LTE at IoT para mapagana po yung LAN ports po ng IoT modem. Po, naka-Brazilian firmware po yung IoT, sir. Salamat po. Yes, sir. Gawa natin ang tutorial yan. Madali lang yan. So, sa ngayon, medyo busy pa. At maraming salamat pala sa lahat. Ingo din. Siguro, magsusponsor na si Ingo nito ating mga gamit. So, Ingo sa cutter blade. So, ayos din siyang gamitin, safety. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik sa mga videos. At kung nagawi lang kayo, kung bago kayo sa ating channel, sa ating video, please do hit subscribe button para updated kayo sa ating mga uploads at videos. At comment na rin kung gusto nyong mag-comment kung ano yung mga comment nyo na related sa FTTH fiber deployment, fiber to the home deployment. At like na rin ang ating mga videos. Okay? So tuloy tayo, i-unbox natin yung ayan si Mami Ann TV, klaro na yan. Nagdala ng turmeric. So, lagay mo dito, Mami Ann. Amin ang kagwala ko kanilig. At maraming salamat. Ang ganda talaga pag meron kang asawa kasi may magbibigay sa'yo ng mga mainumin. Inom muna tayo. Galing kami sa meeting. Matagal akong nakalabas dun sa meeting. At yun nga, medyo busy tayo. So, pagkatapos ng meeting, babiyahe tayo ng Sikihor. Habang kinoconfig natin yung kay Sir Sirio from Matalom, Leyte, susunod na yung sa inyo, sir, nito. Thanks God sa pag-avail ng mga sandamakmak na mga materyales. So, ayan pala. Gusto kong isingit. May apat pala na client na nag-message sa ating page. Tapos umorder ng materyales. At yeah, nasanay naman ako na we are legit naman. So, ang aking supplier ay nag-send na. Hindi ko siya nag-send na siya, hindi ko pa binayaran. At ngayon, nung dumating na yung mga materials, hindi nagtuloy. Minessage ko ng maraming beses, hindi nag-reply. So, sir, pagpalain kayo ni Lord. Alam ko naman na mabibinta pa rin yan. So, next vlog, siguro, pagkatapos nito, i-vlog natin yung kay Sir Sirio ng Matalom, Leyte. Pagkatapos, ay i-vlog ko yung mga available items na hindi nila kinuha. So, sana naman, next time, marunong naman tayong tumapad ng usapan. Anyway, legit naman tayo. So, nandyan naman na lahat ng materials. I-vlog ko yan, kung sinong may gusto. Gaya nung 5B5 na 30 piraso na ubos naman lahat. So, hindi ako naman problema na ubos sa maayos na presyo. Minsan pa nga may mga naawa, bumili sila ng mas mahal pa dun sa price niya kasi nga nakikita nilang legit at hindi sila mauwi problema. Kaya sir, sa inyong apat, hindi ko lang i-mention yung mga pangalan ninyo kasi for your privacy din sa mga apat na yon. So alam ko mapapanood nitong video na to at nakikinabang kayo sa mga videos natin. Sana naman sir, matuwa kayo sa ginawa ninyo na hindi nyo tinuloy at si Lord na ang bahala sa inyo. God bless pa rin. Hindi makakapikto sa ating vlogging pagsasabi ng totoo, pagtututorial ng tunay yung mga ginawa ninyo. So, ano yan? Ilagay nyo yan sa mga isip ninyo na hindi makakapikto. Kahit may mga naluloko tayo sa mga ibang bumibili, pero yung mga hindi nagtutuloy bumili, may awa si Lord. May kukuha. Gaya nung 5B5. Isipin mo yun. 30 piraso. Naubos lang agad-agad. O, diba? So, ganun si Lord. So, hindi lang tayo mag, ano sa kapwa, magtanim ng galit. So, yun lang. Hayaan lang natin. Baka may mga rason at mga desisyon sila na hindi may pag, hindi may re-reconcile, hindi mapapalitan ng, ano ba? Paano ba sabihin? Hindi mapapalitan ng... Ang hirap sa Tagalog. Yung nasila yung mga rason ba nga dili gid mabaylo. Ano ba? Parang hindi mabaylo. Hindi may pagpapalit. Kaya hindi nila tinuloy. Kasi nga, iwan, hindi ko alam. So, ganyan lang. God bless lang sa kanila. Wala tayong problema. So, tuloy tayo. God bless sa inyo, sir. Alam ko mapapanood nitong itong vlog na to. So, mag-unbox tayo. Okay.
Okay, maligas man. Ayan. So maliit lang siya. Pero 4 punto. Ayan yung kanyang ano. Ayan yung kanyang module 4. 'Di ba? 9 dBm module yan. PX20++. Dito ko na lang siguro lagay ito. Meron pa ring bracket kasama. Ayan. Merong bracket oh. Mahaba yung kanyang bracket kasi nga maliit siya. Okay, so lagay ko muna dito sa gilid. Ayan. So kanyang power adapter, adapter naman yung cord kasi walang adapter to. Siyempre, ganyan lang kaliit. O di ba? Apat yung module. Kita nyo naman. So, apat yung module. Kitang-kita. Okay? So, ipon. Ipon. Ayan, kitang-kita. Oh. G, ipon. OLT. Okay. So, wala siyang... Ang pinagkaiba pala nito is wala siyang tinji. Allergy ako. Wala siyang tinji. Yun lang. Pero yung phone module, apat din. Kaso wala lang siyang tinji na port. May kilala naman ang tinji na port dahil naka-SFP din. Okay? Yung input. Yung GE1, GE2, GE3, GE5, GE6, GE7, GE8. At yung GE1, GE2, GE4 is naka-RJ45. Yun yung pagkakilanlan. So, wala siyang pinagkaiba sa... Ay, meron pala. Ito yung sinasabi ko. Ayan o. Sa 1 pound jipon, nakala ko magkasing laki sila. Hindi pala. O, ayan o. O, diba? May space dito. Tapos dito din sa likod, may space din. At ang jipon OLT, walang blower. At ipon OLT na 4 pound na maliit, may blower dalawa. Ayan o, blower. Fan. So, exhaust pala, palabas. Hindi siya papasok sa loob para iwas alikabok. Okay, so ang topic natin ngayon is ano ang pinagkaiba ng jipon OLT. Ito yan o, jipon. O, jipon OLT sa ipon OLT. Ano nga ba ang pinagkaiba? Maraming nagtatalo, maraming nagsasabi, maraming mga kwento-kwento kung ano nga ba ang pinagkaiba ng jipon OLT at ano nga ba ang pabor, ano nga ba ang advantage ng ipon sa jipon at ano ang advantage sa jipon to ipon, baliktaran. So ano ang advantage sa ipon to jipon at ano ang advantage sa jipon to ipon at ano yung disadvantage sa dalawa. Okay, so bago ko sabihin ang lahat ng advantage based on my in my own or on my own preferences at experiences, disclaimer lang po, hindi ako magaling sa OLT o kaya sa mga microtech. Lahat na kayo mga ginagawa based on study, personal study, own study. So bumili ako ng ganito, bumili ako ng ganyan, gumastos ako ng ganito, gumastos ako ng ganyan, libo-libo ang nagastos ko para lang i-explore. Nag-gets nyo yun? Para lang paglaruan, kumbaga. Hindi naman. Yung kapag, kumbaga, para himayin. I-explore kung ano-ano ang mga advantage, disadvantage, para ma-share ko sa inyo at kayo naman ay hindi matumpawak ba? Sasayang yung inyong decision at yung advantage at inyong mga investment. Yun. Kasi may alam nyo na yung advantage at disadvantage. Pumunta tayo sa Google. Ano nga bang pinagkaiba ng jipon at ipon? Ang ipon at jipon. So, si ipon is masabi nating older technology. Kumbaga, kahit bago sa atin, sa Pilipinas, yung optical na mga local, hindi kagaya ng mga iba na naka Nokia, naka Motorola, na mga naka Huawei, na mga OLT, yung mga telco grade. Sa atin, merong mga Visol, HSGQ. At ngayon, meron pa nga Cdata bago.
Yan yung mga ginagamit ng mga local provider. So, sa atin sa Pilipinas, bago lang ang ipon, ang OLT. Or ano ba meaning ng OLT? Sa mga nakikurious, OLT is Optical Line Terminal. Yan yung OLT. So, dito nang gagaling ang ating mga optical. Kaya ito yung line terminal ng optical. Optical Line Terminal, OLT. Ipon is a older technology. Kumbaga, luma siya. Pero bago sa atin. Parang ano lang siya, kumbaga ang personal anticipation ko sa ipon, itong baba, is parang switch. Kasi nga, meron siyang tinatawag na auto-learn or automatic. Yung tinatawag nilang auto-config. Although nako-config ang ipon, pwede mo siyang i-config into several interfaces or services in one interface, several services in one interface, para lang siyang switch, kumbaga para sa akin. Pero nako-config siya, mga VLANs, kung anong VLANs na gusto ninyo, nako-config siya. Pero parang switch lang talaga siya. Kumbaga, alam mo yung switch, switch hub. Hindi switch ng ilaw ha, switch hub. Ilalagay mo doon yung galing sa inyong main router, DHCP, port 1 or LAN 1, kasi yun yung naman talagang uplink. Nakasanayan yun, yung trademark, kumbaga signature is LAN 1 is uplink. Saksak mo lang yung lahat doon. Kung ano yung internet ng LAN 1 galing sa main modem, lahat kayo magkaka-internet kung ano ang speed ng source. So kumbaga DHCP switch hub. Meron namang mga managed switch, yung mga makakapag limit ka sa ganitong port, sa ganitong LAN port, ay makakapag limit ka ng corresponding speed. So si ipon is older technology nga, ika nga sa Google, kay ang kanyang meaning is older technology, parang switch lang. So sabihin ko, ipon OLT is a device that acts as the service provider endpoint of a passive optical network. Okay? It means that the optical line terminal, close open parenthesis, OLT, supports Ethernet passive optical network. Ipon. Diba? Ethernet passive optical network. So, ipon. Which is a kind of technology providing multiple services by adapting point to multi-point passive optical transmission. So kung sabihin nating adapting point to multipoint, so yun na yung knockbox. Okay? Hindi ko naman sinasabi, darating din tayo sa Japan, meron din yung ganun, point to multipoint. So kumbaga, point to point is isang semijakon, point to point isang midjakon, pagkabilang midjakon, point to point yun, diretsahan lang yun, isa lang. Si Mediacon, lumabas ang fiber switch, which is LAN port, import, in, input, tapos yung out niya, dalawang, at tatlong A, tatlong B, meron apat, meron ding Mediacon na apat yung A, apat yung B. Multi-point din yun. Pero ang sinasabi dito, baka kasi may magtanong, ang kuan, meron nga nagtanong dyan, kaya siningit ko lang. Ang ipon OLT is kuan ko, no, supports Ethernet passive optical network, which is a kind of technology providing multiple services by adapting point to multipoint passive optical transmission. So pag sinabing multipoint, doon na yon papasok si knockback. So isang input lang, 2-1, apat ang labas, walo ang labas. Merong 16, meron nga 32. Multipoint. Okay? Sana nag-gets si ipon. Dumako tayo kay Japan. Japan is a newer technology, ika nga. Bago daw. Okay? So, anuhin natin. Kumbaga, si Japan is parang, oh, Japan, new. Ano nga ba ang una ninyong maano kay Japan? Ano ba ang
i-expect ninyo kay Jipon? Ano yung expectation nyo kay Jipon? Si Jipon is parang ano siya, pinaghalo niya lahat. Pwede ka nang, kasi si Ipon is optical, internet, passive, optical, ano ba yun? Balikan natin. Is internet, passive, optical, network. Okay? Internet, passive, optical, network. Okay? So si Jipon, balikan natin, Jipon Optical Line Terminal, a Jipon system consists of an optical line terminal, OLT pa rin siya, that connects several, makinig ha, several optical network terminals, ONTs and ONUs, together using a passive optical distribution network, ODN, Jipon supports triple play services, VOIP, or VOIP, first, second, data, and IPTV. Ano nga ba ang VOIP or VOIP? Ang tinatawag nating VOIP is Voice Over Ethernet Protocol. Okay? So, telepono ito. Okay? May telepono na siya. It's a technology, VOIP, VOIP is a technology that allows you to make voice calls using a broadband internet connection instead of regular or analog phone line, yung tinatawag nating DSL, yung copper. So, si Jipon daw, OLT, itong Jipon OLT, pwede mo nang pagsabayin yung telepono, internet, at TV. Okay? So, IPTV, alam naman natin ano ang IPTV. IPTV is, based on kwan pa rin tayo, is Ethernet Protocol Television. O diba yung mayroong third party na system na may mga ino-offer na ng mga movies. So, IPTV is a system through which TV services are delivered using the Internet Protocol suite over a packet switch network such as LAN or the internet instead of being delivered through traditional terrestrial satellite signal and cable television formats. So, ibig sabihin si Jipon, pwede yung internet, yung kaya ni Ipon, at in-improve, pwedeng maglagay ng telepono o yung tinatawag natin na VOIP or VOIP, at meron ding IPTV or Internet Protocol Television. So for me, Jipon is lamang talaga siya. Yun ang pinagkaiba niya. But about sa configuration, doon naman tayo sa configuration, masakit sa ulo si Jipon lalo kung nag-uumpisa ka. Kaya nga, maraming nagre-request paano i-config si Jipon. At sad to say, meron tayong mga natanggap na mga messages to our concerned friends na hindi naman wag. Yung baga, hindi rin ako pinipigilan. Pero, nire-respeto ko yung mga ano nila. Kasi masasagasaan yung kanilang mga businesses, yung kanilang mga offers. Kaya, sorry to say, sad to say, about Jipon configuration, kung gusto ninyo, pwede rin sa kanila, kung sino mag-offer, pwede rin sa atin. Pero about sa offering, sa services, sa bayad, wala na silang pakialam. Basta wag ko lang daw ilagay or ibigay ng libre. Meron akong na-upload na video about configuration on how to config Jipon OLT on auto-learn process, auto-learn services. Na-message ako noon. So, to tell you honestly, so to respect them or gusto kong magbigay ng paumanhin sa kanila, alam ko naman na karapatan ko din i-share ng free or may bayad ba yung aking kaalaman, kasi hindi naman to galing sa kanila. So, gift from God. Kung gusto ninyo, i-message nyo ako, usap tayo doon. Hindi ko naman masasabing magbabayad kayo, hindi ko rin masasabing na walang bayad. Pero
take note lang, be mindful lang na kung hindi nyo talaga kaya, magsabi lang kayo ng totoo at tunay. Kasi hindi ko pa babayaran yun. Okay? So, sasabihin ko dito. Pero hindi ako mag-upload ng video about free configuration ng Bisol Jipon. Kasi nga daw, pinag-trainingan nila, gumasto sila ng malaki. Naintindihan ko naman. Pero kung kaya nyo naman, basta magsabi lang kayo ng totoo. Malalaman ko naman yan, yung mga ano ninyo, yung kung nagsasabi ba kayo ng totoo. Because kukunin ko yung location ninyo at titingnan ko yung area. Okay? Siyempre, discerning of spirit din. Dahil, yun nga, naglilingkod tayo kay God. So, madidiscern ko yung spirit ninyo. Kasi, hindi tayo through chat lang. Tatawagan ko kayo mismo, kakausapin ko kayo. Pag nagkausap na tayo, madidiscern ko na yun yung mga kalagayan. So, parang prophet din, no? Hindi, gift from God nga. Ika nga. So, yun nga, Jipon, ang pinagkaiba nila, masakit sa ulo sa nag-uumpisa. Ipon is pwede tayong mag-config ng plug and play. Pwede rin tayong mag-config ng plug and play. So, yun ang pinagkaiba. At tungkol naman dun sa maximum of clients in every pun, si Jipon, unahin natin, oh no, si Ipon, unahin natin si Ipon. Si Ipon is 64 clients per pun. Based on actual, umabot ako ng 66 clients sa isang pun, wala pa namang nakik. Ang bandwidth ko sa isang client is nasa 15 Mbps, 66. Hindi pa naman nag-kick. Si Jipon, umabot, trinay ko, umabot ng 60, no, umabot ng 56 clients, nag-kick na siya. O, diba? At ang throughput ng, ang maximum clients ng Jipon per pon is 128. Siguro, baka may konting problema lang sa configuration at yun nga, nakita ko naman on based on actual 56 clients sa Jipon in one pon ay nag-iinit. Yun ang problema ng Jipon. Ito, nag-iinit one pon. Iwan ko lang sa mga pizza box talaga malalaki. Malalaman natin yan doon sa kay Sir Serio ng Matalom Leyte kasi 4 pon Jipon yun. Nandun sa aking likod. Okay? So, ipon 64 clients per pun. Kung 4 pun, makakaabot din kayo ng 256 clients. At Jipon naman, sa dalawang pun lang is makakaabot kayo ng 256 clients. At pag 4 pun Jipon, yung inyong OLT, umaabot yan ng 512 clients. Okay, di ba? Ang laking tipid, no? Pero, based naman dun sa paglalatag, may kanya-kanyang anuhan din sila, kaibahan. Ano nga ba dito tayo sa alin bang mas matipid sa latag? Jipon or Ipon in future upgrade? Ganito po, based on my experience, pag hindi naman siya gaano ka maraming bahay, maraming tao, goods na si Ipon. Pero yung napasok ninyo na area, pag maraming tao, maraming kabahayan, kumbaga urban, goods na si Jipon ang gamitin ninyo. Kasi makakatipid kayo sa latag nga, kasi nga hindi kayo pabalik-balik pagka naubos yung 64 clients. Sa isang linya, 128 clients pag matao. So mag-Jipon na. Pag hindi naman ganong matao, Ipon lang is goods na. Okay na. So siguro, yun lang ang masasabi ko sa Jipon at Ipon. Comment down below kung meron pa kayong may dagdag sa ano, kung ano yung inyong mga experiences based on actual deployment sa Jipon at Ipon. But for me, sinasabi ko lang ang pagkaiba at kaibahan ng Jipon at Ipon para hindi kayo manghihinayang sa inyong deployment at hindi rin masasayang ang inyong mga ginastos na pera. So God bless everyone and have a nice evening sa ating lahat. And yeah, see you in our next vlog sa ating Jipon 4pon OLT kay Sir Serio ng Matalom Leyte. Have a nice evening everyone and see you in our next vlog.